sapagkat nagkatipon tayo sa araw nito sa siyempre sa pamamagitan ng ating kaibigan from ating Onan One Energy. Before we give the floor to our Vice President for External Affairs to welcome all of us, ipakikilala ko lang na ang ating sponsor this morning is no other than ating Onan One Energy. Patitignan na. Wala pong iba, kundi si Ma'am Lid Santana. Palakpakan po natin. Kailangan ko yung palakpak po, Lid. Palakpakan na. Maraming maraming salamat, Bukal, talagang kaibigan kita, pati sa future. Kilala na nila yung mukha ko, masyado ng bantag dito sa Atimona at saka sa Maubay. Anyway, isa po magandang umaga sa ating lahat. Bago po ang lahat, gusto ko lang pong pasalamatan ating kagalang-galang na bukal, Sani Ubana. Kasi nung pinag-uusapan po ito, matagal ko na po itong iniisip na paano natin matutulungan sa proseso ng pagde-develop ng isang barangay ating mga kababayan sa Atimonan. Kasi ho, gusto ko natin tingnan yung pag-develop o yung progreso ng isang bayan sa isang kabuuan, hindi lang ho patsi-patsi. At gusto ko namin sana sa Atimonan One Energy at sa Meralco Power Gen na isang parang institutionalized reform and progress para kahit po sino yung umupo, so sino man po, kasi ko after three terms ba ang barangay them? Two terms ba? Yung kung palari na matapos yung dalawang termino, tapos sa susunod na ano, na may mga bagong halal tayong mga opisyalis, nakikita natin, siguro sa korporasyon kasi ang tinitingnan namin ito is short term, medium term, long term. Yung long term mo siguro mga 25 years. Yung short term mo 3 to 5 years, medium mo is 10 years. Sa galing amin po, ganun po yung gusto namin tingnan sa ating mga barangay, sa ating mga kalapit na iba pang barangay na malapit sa planta. Kung magkakaigip po tayo, bago po ako magpatuloy sa ibang gusto kong sabihin, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na alam niyo lang po na kwento ko na to sa iba nating kabarangay na nagkaroon po ng desisyon ng Supreme Court noong ibinaba niya noong June. Itong kasunod po yung taon, na lahat po ng PSA na hindi umabot ng June 30, 2015 ay hindi baliwala na. Ang mga, kasi po, ang nangyari noon, in-extend po ng Energy Regulatory Commission noong nakaraang taon na si Commission, kasi Chairman, nakalimutan ko pala ni Jovi Salazar o Sen. Vicente Salazar, bago po si Agnes de Varadera, hindi ko na po kailangan sabihin, ipakilala ko sino si Agnes. Nung panahon po ni Chairman Salazar, in-extend po niya yung tinatawag na competitive selection process o sa isang simpleng salita, bidding. In-extend po niya ng hanggang April 30, 2016. Ipinasa po namin yung aming kontrata between Meralco and Atimonan One Energy sa ERC noong pong April 29, 2016. So may mga nag-file po ang kaso sa ERC ng ating mga kaibigang progresibo, Bayan Luna, sina Nerico Aminares. Pero lumabas po yung Supreme Court decision, ito lang pong punyo. So sabi ng Supreme Court, invalidated yung ano nyo, yung ipinasa nyo, kailangan mag-submit kayo ulit, ang Meralco, magtawag ng bidding. So nagtawag na po ng bidding. Habang ngayon po ay nagpag-usap po tayo, inaayos na po namin yung pagbibid po namin doon sa sinabi ni Meralco na 1,200 na kailangan niya by 2024. So kasama po ang Atimonan One Energy sa mga nagbid. Malalaman po natin yan kung kami ang nanalo by bago po siguro matapos ang taon. Kasi pinibilisan po namin yung proseso. Dahil hindi naman po kaila sa inyo. Ngayon pa lang po, kulang na yung supply natin ng kuryente. Kaya ang isang dahilan po din ho, nang nawawalan tayo ng kuryente, hindi lang po minsan natatamaan yung ating kawad ng kuryente, kundi minsan kulang din po yung supply.
So, ina-allocate po yung supply. Malaki po ang kakulangan ng supply ng kuryente natin. Hanggang 2014. Kung gusto po natin yung masensya katulad ng Thailand, na unang-una, nauna na sa atin ngayon sa progreso, o ang Vietnam, na halos ganun na rin po, mas naunahan po tayo, considering na 40 years ago, nagkaroon sila ng civil war, ang North and South Vietnam, na tinulungan ng mga Amerikano yung South, pero natalo sila. Pero ngayon po, ang kanilang power supply sa Vietnam ay 40,000 megawatts. Tayo po, wala pa tayo sa kalahati nun. Kaya nakita nyo po ang manufacturing nila lumalago. Kasi po, ang prinsipyo na po ng supply and demand, kung kulang ang supply mo, mas mahal. Kahit sa palengke po, kung kulang ang supply natin ng kamatis ng mga gulay, mas mahal po. Ganon din po sa kuryente. Kung kulang po yung supply, minsan nawawalan yung ibang mga ibang lugar. Tapos, yung iba din po ay tumataas. Kaya marami pong nagre-reklamo. Balik po tayo dun sa pag-usap ng development. Lalo na po dito sa atin, sa Villa Ibaba, alam niyo naman po na lagi po sinasabi sa inyo na kayo ay beneficiary ng ER, Energy Regulation 1-94 na minabandado ito ng Department of Energy sa lahat ho ng kumpanyang gumagawa ng kuryente na magbigay ng isang sentimo bawat kilowatt hour na gine-generate niya, yung sakita niya. Ito ho ay, I don't have it on top of my head, pero it amounts to millions. At ito po ang isang magandang balita sa ating mga barangay, municipal, provincial, region. Ibinabana po ng Department of Energy itong ER1-94 benefits. Mismong kayo ang mahawak. Kung ang barangay, 10% ang mababaho, Cynthia, 10% ang allocation nila doon. Kasi 100% po yan, di ba? 10% ang region, I think 30% ang province, 30% ang municipality, 10% ang barangay, 5% ang resettlement relocation village. Kung may IT po kayo, sa Atimonan, Ralamatorium, it's indigenous. Laho tayo mga katutubo. So, yun pong, I think, yung para sa IT, mapupunta sa barangay. I-double check ko lang yung aking datos dito. Pero yun na po yung mandato ng Department of Energy. Ibabala po kayo sa inyo yung share nyo sa barangay, yung share ng relocation, yung share ng munisipyo. Hindi na po dadaan yung proyekto nyo sa Department of Energy na katulad ng dati. Kasi po dati, tutulungan namin kayo o ano po yung proyektong gusto nyo. Ito po ba'y basketball court, o ito ba'y multipurpose center, o ito ba'y eskwelahan. Tapos sasabihin nila, o ito, aprobito, ito, hindi. Pero ngayon ho, kaya ho tayo gagawa ng inyong development plan. Ito ho ay isa sa requirement ng DOE na pag magbibigay na sa inyo yung 10% ng inyong allocation, alam nyo na, ano ba yung mga prioridad yung proyekto? Kaya ito po yung, nung one time po nag-meeting kami ni Bukal, na sabi ko, gusto kong tulungan yung barangay, paano ba natin magtutulungan na magkaroon sila ng development plan. Ang ano po, alam nyo, yung iba po sa atin nag-participate dun sa Atimonan, yung sa paggawa po ng comprehensive land use plan, di ba? Tapos na po yun, isasubmit na lang yata sa inyo, sa Sangguniang Panlalawigan for the approval process. So ito po yung kailangan natin. Kaya medyo siguro po, nararamdaman ko yung na bakit ang tagal? Ang tagal, ang bagal. Di ba? Kasi ako ha, nag-umpisa ako dito sa proyekto o sa Meralco Power Gen ng 2014. August 4, 2014. Ano na ngayon? August 20. I'm more than 5 years na ako dito. Pero yun nga yung sinasabi ko. Kasi mas marami kong nangyaring iba't ibang na hindi mo namin kagustuhan na mga political dynamics, political exercises na kay napunta po kami sa Kongreso. Alam niyo naman yan.
Karamihan sa inyo, kasama namin ito sa Kongreso. Ngayon, binabanatan na naman tayo, binabanatan na naman tayo ng Meralco. Sana lang nga po, lagi kong sinasabi sa inyo, natulungan nyo kami na magdasal na sana ito, pagkatapos itong meeting na to, pag nanalo kami, ito na to, wala nang magsasaka na alam na lang po dito sa Pilipinas, marami masyado tayong democratic. Lahat po ay pinapakinggan at lahat po ay may kanya-kanyang opinion. So, yun po yung ano namin dito, isang objective. Pakita natin, especially for Barangay Villa Ibaba. Yung pong, hindi ko naman po kinakalimutan yung Barangay Villa Ilaya. Kasama din po kayo. Pero dun po kasi sa benefits ng ER1-94, nakatutok po muna dito sa Barangay Villa Ibaba. Kasunod po kayo kasi ano po, ang tinatawag po nila, radiating basis. Kung nasa gitna po, yung susunod, yung susunod, yung susunod. At saka yung pong sa inyo, pwede natin pag-usapan with the municipality kung ano yung mga proyekto. Ganun din po yung mangyayari sa munisipyo kasi naka-identify na ho sa CLUP nila o dun sa Comprehensive Land Use Program kung ano po yung gusto nilang gawin, ano po yung development na mangyayari dito sa bayan ng Atimonan, paano nila gagamitin yung sa ER1-94. At hindi lang po yun, kasi mas malaki po yung sa real property tax at saka sa local business tax. So, hindi ko na po makakahabaan. Ito lang po yung objective natin para po makaubuo tayo ng plano. Ano po yung mga priority projects natin? Ano po yung kailangan pondohan para dito, galing dito sa ER1-94. Maraming salamat po at isang magandang araw din po sa ating lahat. Maraming salamat po, o mga kasama. Kita naman ninyo, napakinggan ninyo ha. No less than the Vice President for External Affairs ang nagpaliwanag sa atin kung gaano kahalaga ang gagawin po natin sa araw na ito. At mga kasama, tayo po'y magpapatuloy na. Bago po ako magsimula, I would like to acknowledge the presence ng isa sa mga cluster head po. Alam niyo ang DILB sa lalawigan ng Quezon ay may tatlo. At ngayon po ay mapalad tayo. Kabilang natin ang cluster head ng cluster 1 ng province of Quezon. Wala pong iba. Once upon a time was the acting provincial director of DILG in Quezon, Ma'am Dilma De Torres. So parang pakapuntay kay Ma'am Dilma. Napakapalad po natin ako. Si Ma'am Dira-Mira yan mapalampi. At we're very happy na kasama natin siya this morning. O mga kasama, introductory lang ako. Ito po yung general concept of planning. After me, ay pupunta na tayo doon sa detalye na ng what is a barangay development plan. So, ang sa akin po ay general concept of planning. Ano po? At tutukuyin ko na rin yung relasyon nito sa Section 16 and 17 ng Republic Act 7160. Alam naman natin yung 7160, ano? Yung Biblia natin? Local Government Code. Lahat ng kailangan ng ating mga nasasakupan, sa dalawang section lang inyo makikita, mga kasama. Section 16 at 17. Mamaya po, tutunghayan natin yan. Sige. O ito, panimula. Sabi ni Benjamin Franklin. Si Benjamin Franklin po, isa sa mga founding fathers ng United States. Yung bansang Amerika, isa ito sa mga nagtayo ng bansang Amerika. Ang sabi niya, those who fail to plan to fail. Ano? Yung daw hindi nakapagplano ay nagpaplanong anong sabi? Fail. Hindi magtagumpay. Kaya pala mahalaga ang pagpaplano. Ano? Sinusugan pa ito ni Alan Lyken. Ang sabi niya, failing to plan is planning to fail. Yan. Walang pinagkaibigan sa panliligaw. Ano? Kapag yung mga naniligaw walang plano, ay, disgrasya. Mabibigo. Ano, dapat yung pagpanliligaw, may proseso yan. Ano, yung una muna, yung pakindad-kinda. Ano, pangalawa, yung pagsasalita. Ano, pag nauna ang pagsasalita at hindi nahuli ang pakindad-kinda, ay, bigo. Sa mga panahon ito, eksalaan naman, ano, pero nung panahon namin ni Kapitan, ay, nakakapagsabi pa noon, mahalaga ang pagpaplano. Ayun, tatanungin ninyo, saan baga nagsimula yung mga pagpaplano niyan? Ang pinakamalapit po, sa kasaysayan, sa modern history, ay matatagpuan natin sa Inglaterra in the 1700s.
Noong 1700s, nagsisimula po lang yung tinatawag nating Industrial Revolution, yung mga makina. Noong dumating yan eh, makina, yung mga, ang paggagawa ay sa pamamagitan na ng mechanization. Pansinin po ninyo, noong una, nakatira ang mga tao sa countryside. Ano, dito sa atin, eh, siguro sa mga liblib na barangay. Sa pagdaloy ng panahon, nakita nila ang lahat ng kabuhayan nasa malapit na, sa mga syudad na, sa kulunsuran. O kaya, pumunta na sa mga town and cities. Pansinin po ninyo, noong una pa man, 1700s, ano na ang problema ng mga tao? Running water, toilets, ano? Tapos yung drinking water was contaminated. Diba parang ngayon din yan? Ano po? Yun ang dahilan kung bakit nagsimula yung urban planning, nagsimula na yung planning para sa komunidad. Ano po? Ito ang pinaka-umpisa. Ngayon, ano pala ang planning? Organized societies can rationally and scientifically engineer future history thus to guarantee progress and to assure that the public interest be served. Ibig sabihin po, ay kailangang iplano para maihulma ang kaunlaran. Para kanino? Yung public interest mapaglingkuran. So planning would become an integral aspect of governing. Yung po palang pagpaplano ay bahagi na ng pangangasiwa. Ano, hindi mo siya pwedeng ihiwalay, hindi siya pwedeng mawala. Ang sabi sa kanya, integral aspect, bahagi. Bahagi na po ang pagpaplano. Ngayon, para saan ang pagpaplano? Sinasabi dito, ensure consultation. Ito po, ensure consultation based on available data. Kailangan may datos, gaano nakarami ang ating mga kabarangay, ano ang mga pangangailangan ng ating mga kabarangay. Potentially useful options are considered, evaluated. Kailangan po mapaghambing-hambing ang mga pwedeng pagpilian. Ano po, pwedeng dapat ay merong paghahambing ng mga prioridad. At ang panghuli, kailangan mapag-aralan yung epekto. Ano po, hindi pwede yung pagkaplano na ito ang ating gusto, ito ang ating kailangan. Dapat pala mapag-usapan din yung ano pala ang resulta kapag ito ang inuna natin. Ano? Pag nauna ang mga pasilidad bago ang tubig, anong magiging epekto sa ating mga kabarangay? Kailangan po napapag-usapan din yung epekto ng bawat isang mapapagpasyahan. So ang objectives ng planning, mga kasama, is a reconciliation of social-economic objectives. Pag sasamahin ninyo yung pangangailangan pang-ekonomiya, kabuhayan, ano po, kasama na yung social. Ano po? Ang social ay dyan natin ipapasok yung mga kasiyahan natin sa barangay, pagdiriwang ng piyesta. Bakit? Siyempre, kailangan mo ng pasilidad. Pero yung pasilidad, mauuna ba yan sa tubig? Mauuna ba yan sa palikuran? Ano bang mas mahalaga? Anong mauuna? So, kailangan po ninyong pagsamahin yun. Ano? Ngayon, planning is an art. It anticipates change. Kaya po yung pagpaplano, yung binabanggit ni Ma'am Leach kanina, may long term, may medium term, may short term. Yung nabanggit ni Ma'am Leach kanina sa private sector yun. Pero sa atin, sa public, sa gobyerno, may tinatawag tayong long term. Ang long term natin, 20 to 25 years. Ang medium term natin, 10 years. Ang short term natin, 5-year plan. Ano po? Ngayon, sa politiko, tayo mga alal ng barangay, ang plano natin, palaging naka-angkla doon sa termino natin. Ilang taon ba ako kagawad? Ilang taon ba akong kapitan? Di ho ba? Binabanggit dito mga kasama, dapat ang pagpaplano natin, mas malayo pa doon. Ang dahilan, dapat ma-anticipate natin yung pagbabago. Change. Kung kayo, kakunti ang tao, pakisang araw, dadaming ang tao. Bakit? Kasi marami ng trabaho sa lugar ninyo. Mag-a-attract po yan na mas maraming mananahan o titira. Number 3, it should be the practical and technical implementation of the people's wishes operating within a legal framework. Ibig sabihin po, ay ito'y pagsasabuhay ng mga practical na kailangan ng ating mga mamamayan. Alam naman natin yon sa pamayanan natin, mahalaga, tubig, ilaw,
kabuhayan, ano, panipura, sanidad. Tapos, ang mga kasunod na noon ay facilities para sa mga kabataan. Lugar na magandang pagdarausan ng kasiyahan o sayawan o piyesta. Yan po yung mga pag-implement ng mga kahilingan ng ating mga mamamayan within a legal framework. Ano po? Ang legal framework natin ay of course yung 7160. Okay. Ito mga kasama ang development planning process ng ating gobyerno sa Pilipinas. Kung mapapansin niyo, top down, bottom up. Nagsisimula ang directive kay presidente. Sabi niya, ang kanyang administrasyon ay ano? Build. O, halimbawa lang ha. Ano po? Sinabi ni presidente, build. Pagbaba noon sa NEDA, magpapalakas na yan ang mga guidelines. Ang gusto ni presidente ay build. Pagkatayo ng mga gusali, infrastruktura. Kung kaya, yung guidelines, pagbaba niyan, babahabahagihin na. Public Works, ito sa'yo. Department of Health, ito sa'yo. Lahat ito papunta sa build program ni Presidente. Bababa po yan sa Regional Development Plan. Regional, pababa yan sa Regional Office, pababa yan sa Local Development Council. Sa Local Development Councils natin, Regional Development Council, Provincial, City, Municipal, pagkatapos nun, Barangay Development Council. Pagdating dito, nagbabalangkas naman tayo ng local development plan natin, di po ba? Pagdating dito, paakyat na naman. Yung lahat ng development plan natin na galing dun sa directive ni Presidente, paakyat naman ngayon ulit. Agency Regional Plan. Comprehensive Regional Plan. Magiging bahagi ng National Plan at pagtitibayin ni Presidente yung National Plan. Ito po yung tinatawag na top to bottom and then bottom up. Ano po? Nabalik. Nagmumula lahat sa direktiba. Bakit? E siyempre ng ating presidente eh. Siya ang nagbibigay direksyon sa atin. Ang mahalaga lang, yung detalye, nagsisimula sa atin, pabalik sa kanya. Ano po? Kaya huwag yung iisipin na yung lahat ng mga plano ninyo ay hindi nagiging bahagi. Ano po, ng National Development Plan, lahat yan mga kasama. Dahil nga lamang, pagdating po dito sa pataas niyan, hindi nyo na makikita yung Barangay Villa, Hilaya Ibaba, hindi na po. Atimonan, Gumapa, hindi na po. Magiging National Plan na yan mga kasama. Ito po yung bahagi ng local plans as input sa National Plan. Meron po yan lima. Katulad lang nabang ito, it utilizes the top and top down and bottom up, yung pababa paakyat na pagkaplano. Lower level plans as inputs, ano po, nagsisimula talaga yung national plan mula sa mga maliit nating pagkaplano, mula sa barangay, paakyat. Pangatlo po, may proseso ng consultative, nagtatanong tayo. Ano? Ang dahilan po, mahalaga na, bagamat alam na natin yung sagot, tinatanong pa rin natin yung ating mga mamamayan. Bakit? To validate. Para makumpirma natin. Kasi paminsan, yung iniisip natin, baka hindi yun yung talagang kailangan ng ating mga mamamayan. Pangapat po, yung lahat ng malaking pagpapasya, major decisions are made by interagency bodies. Regional, provincial, city, municipal. Finally, ang proseso po ng pagpaplano ay hindi lamang executive branch, hindi lamang si presidente, hindi lamang si governor, mayor, o si barangay captain. Hindi lamang po yun. Palaging may bahagi ng legislature o mambabatas. Mga kagawad ng barangay, kagawad ng sangguniang panlalawigan, kagawad ng munisipyo at syudad, ano po, bahagi tayo kasama ng private sector at siyempre yung civil society organizations. Ngayon, itatanong ninyo, ano ba yung connection ng pagpaplano doon sa local government code? Ano po? Anong connection? Paano natin idudugtong? Ang pagdudugtong po, ito mga kasama, 7160, section 16. Pag tinanong kayo, kapitan, kagawad,
Bakit pa natin programa ang palikuran sa barangay? Bakit pa programa natin ang kalusugan? Bakit pa programa natin ang mga pathway? Bakit natin nilalaanan ang pondo? Pag hindi ninyo maisip ang dahilan, ang isasagot ninyo palagi, ayun ay nakasaad sa Section 16, Section 17. Ito po ang tawag dito, General Welfare Clause. Ano? Ang General Welfare Clause, kung tatagalogin natin, ay pangkahalatang kapakanan. Pangkahalatang kapakanan. Ano? Kaya noong mga, yung mga politiko, pagkakandidato, nako, palaging yan ang bukang bibig. Ako po ay magbibigay. Ako po ay tutulong. Diba? Yung mga walang bahay, ipagpapatayo namin kayo ng bahay. Yung mga walang makain, bibigyan namin kayo ng pagkain. Yung hindi mag-anak, nako. Pwede rin kami tumulog yan. Aba, General Welfare, lahat na po. Lahat na nang maiisip ninyo, mga kasama, mula sa pagkakapanganak hanggang sa mamatay, lahat yun sakop ng General Welfare Clause, pangkahalatang kapakanan. Ano po? Lahat yun. Pagkapanganak, anong kailangan kaagad? Ano? Anong kailangan ng pagkapanganak? Ano? Midwife. Diba? Para mga anak, midwife. O, saan galing si midwife? Pagawad. Sino nag-appoint at nagpapasweldo kay midwife? Ah, hindi pala midwife ang tawag sa barangay, ano? BHW. Ang midwife nga pala sa munisipyo. BHW. Ibaga? O, yun na nagpapanganak. O, yun na rin nagre-registro. Paminsan, kaya mali-spending, mali ang kinig. Pagkapanganak, mag-aaral. O, saan siya mag-enroll? Daycare. Sino ang nag-appoint kay daycare worker? Unang barangay. Saan siya mag-aaral? Daycare center. Programa ng munisipyo, syudad, at siyempre ng barangay. Ano? Lahat po yan, hanggang pagkakamatay. Bahagi yan ng general welfare. Tingnan ninyo, binabaybay na dito. Health, safety. O health, safety, safety, barangay police. Peace and order. Ecology, environment. Diba ka? O support, appropriate, scientific, technological capabilities, public morals. Ano? Public morals, ay diyan yung moralidad. O, diyan nyo. Pero yan, lahat ng yan, ha? Basta kayo makakapakinig ng mga chismis laban sa kapitan at sa kagawad, hindi totoo yan. Yan ay mga paninira lamang. Tama ako? Basta yan yung natanda ninyo. Lahat ng masama, paninira lamang. Pero pag nakapakinig kayo ng mabuti, maganda, totoo yan. Tama ba, kapitan? O. Economic prosperity, kabuhayan. Pagka ibibili ng bangka para sa inyong kabarangay, kabuhayan, economic prosperity, ano po? Full employment, peace and order. Parang po lang ito. Ngayon. Ito mga kasama, sasaklawin ang lahat ng programa natin sa ating barangay. Kaya yung inyong babalang kasi mamaya, very specifically, papasok naman kayo dito. Basic services, Section 17. Oh. Local government units, tayo po yun, shall endeavor to be self-reliant. Such basic services and facilities include, tandaan po ninyo ha, ito kasama lahat. Pero hindi kayo nalilimitahan dito. Yun nga po ang sabi dito, basic services and facilities include but is not limited to. Ibig sabihin po nung but is not limited to, lahat ito kasama, pero hindi kayo natatapos dito. Pwede pang iba. Ang dahilan, yung gumawa ng 7160, hindi naman nila naisip lahat. Sino ka naman ang, ito kayo ginawa ay 1991. Tama ma, ano? 1991? Nung bang 1991, meron ng wifi? Wala pa. Di ba? Yun ang sinasabi dito. Itong lahat, dapat na ninyong gawin. Pero hindi kayo natatapos dito. Kaya ang unang panahon, wala pang wifi. Ngayon, pwede ng programa ng LGU. Bibili tayo ng wifi. Router. Ilalagay sa gitna ng barangay. Makapag wifi yung mga kabarangay natin. Bahagi yun ng servisyo natin. Pero wala dito yun. Bakit?
hindi kasi naisip ka agad yun nung una. Bakit? Eh, wala pang teknolohiya nung panahon yun. Kaya nga po binabanggit ito, are not limited to. Lahat, basta pag-iservisyo, pwede natin ipagkaloob sa ating mga mamamayan. O particular na, agricultural support services. Lahat ng kailangan ng ating mga kapatid sa pagsasaka. Kanging isda. Yung pagsasaka, yung agriculture po, marami yan ha. Nagtatanim ng gulay. Nagtatanim ng high value crops. Kanging isda. Magnyunyog. Magsasaka. Magkakaiba po yan. Health and social services. Services and facilities, hygiene and sanitation. Pagbili ng inidoro, may green pipe doon ng matok. Baba, maganda yan. Ako'y nagprograma minsan nung mayor ako. Namigay ako ng napakaraming inidoro. Baba, dumami itlog ng manok. Punta ka sa Changi, palagi may mga itlog ng native na manok. Ano? Ang problema, dapat pala sinasamahan na natin ng simento. Dapat pala, kumpleto na pag binigay natin. Sa taong ang pambarangay, barangay roads and bridges, water supply, infrastructure, kasama na po dyan ang pavement, yung bilaran, pathway, plaza, sports center, ano po. Kaya pag nagplano mga kasama, huwag ninyong isipin na hindi man natin kailangan ng plaza, barangay lang tayo. Hindi natin kailangan ng public market kasi meron na sa bayan. Huwag po, pag nagplano, kaya nga plano ay ano. Ang dahilan, inihahanda na natin yung ating barangay sa mga darating pangkaunlaran ng pamayanan. Ngayon, pag nagplano kayo na hanggang dito lamang, ay wala nang may magpaplano na ulit makatapos noon. Ano? May kong sabihin ay kumpletuhin na natin pag lalabas po sa mga prioridad ninyo. Ito maganda ito mga kasama, informational reading center. Kasi ang mga kabataan ngayon, wala nang gawa. Sabi, pati matatanda, ano? Nagtitext na lang palagi, naglalaro na kung ano-ano. Hindi na masyado nagbabasa ng libro. Paganda po ito, itong reading center sa mga barangay. Yan mga kasama, ang koneksyon ng pagpaplano at ng local government code. Kung kaya po, ang resulta niyan, yung planning papunta sa local government code is to plan the most effective and efficient delivery of basic services to our constituents. Pagpaplano po ng pinakamagaganda at pinakamabilis na pagbibigay serbisyo publiko. Yung mga basic, ano po, para sa ating mga constituents, ating mga kabarangay. Yun po ang kahalagahan ng gagawin natin ngayon. At ito po introduction lang ng mga kasama ng general concept of planning in relation to 7160. Pagkatapos po nito, tutuloy na tayo dun sa mga detalye ng barangay development plan. At dahil po dyan, I have the pleasure to introduce to you our... Yan, para makompleto yung slides ko. Ihapasuyo ako ng introduction kay mga after me, ang susunod kong magsasalita, hindi naman kaiba sa inyo, ay matagal na natin naging MLGO sa bayan ng Atimonan. In fact, bago siya nakarating ng Lopez, galing siya dito. At ayaw namin siyang pakawalan sana, ang problema ay kinuha naman ang kalawag. Ano? Pero si Ma'am Yoni sa Lopez pa rin nakatira yan. Tama, Ma'am? Ayan. Ano? Mahuhusay? Ano? Kahit naman yun napunta sa inyo, si Mr. Reyes, si Carlo, ayun ang matagal kong guidance yun, sir. Naging mayor ako ng 98, eh parang ano, magmamayuhiri umalis si Mr. Si Carlo sa Lopez. Anong? 2016. Ayun ang naging mayor ako ng 98, siya ng DILG. Usipin ninyo. 98, na mayor ako, ang DILG namin si Carlo Reyes. Nag-umalis lang siya sa Lopez 2016. Oh, ganun katagal. Mabait yun. Oo. Matulungin, mapagbigay. Nahilig din sa mga mabukulang tupa. Joke lang. Nandiyan pa ba si Mr. Reyes ngayon, si Carlo? Wala na ako. Sa Ginyan na lang. Ayun. Oh, ihahanda ko po sa inyo. May tanong po ba dito sa akin na pagkapaliwanag, mga kasama? Planning?
Local Government Code. Nagkaroon na po kayo ng konsepto. Ano? May mahalaga yun mga kasama kasi yung susunod ay detalye na. Oh, sige. Kayo kasamang lingkod bayan na kasiyahan ko pong ipakilala sa inyo si Ma'am Yoni San Juan Peria. Palapakan mo natin. Okay, thank you very much po sa ating pong kaibigan at tagalanggalang na board member ng 4th District ng Lalawigan ng Quezon. Talapakan po natin yung BM San Ibana. Napakabait. Guwapo. Ano ba po? Ala, sige po. Ako po ay tuwang-tuwa at very excited na makabalik po uli ng bayan ng Antimonan. At before that pala, siyempre po magbati po sa inyo lahat sa team ng Timonan One Energy, sa panguna po ni Ma'am Cynthia nandito, si yung mga officials na nandito po na hindi ko lang po na kay Ma'am Santana at company po kay Philip na nakasama ko rin nung sa LGU pa rin sa Timonan, sa parang officials po natin ng dalawang barangay Bilya Ibaba at siyempre po ang kalapit na Bilya Ilaya. Excited po ako. Sana ako makita ang aking pong dating barangay kung saan po ako nakatira noon sa Karagat Ilaya. Hindi ko lang po alam kung sila po ay padating. Hopefully po ay makarating sila. So, kumbaga po is, ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na po kami. At special mention po sa ating pong mga punong barangays na nandito. Ang dating pong punong barangay na when I was in Antimonan, dito po nung 2007 to 2016, dito po ako sa Timonan noon. Sa almost 9 years din po ako na DILG officer. So si Cap Repaso, na dati si Cap Amor, ngayon po yung kapatid naman, Cap Fred. Sa Bilya Ibaba po ay, sino po ang kapital niyo? Ay, Cap, good morning po. Palinsay po ano, yan, tatirin po kayong kagawad ng barangay. At the rest po ay ito, mga familiar facing po, mga gawad. So, very thankful po. Ako siyempre po sa ating po mga kasamahan sa DILG, si Ma'am Dilma, si Ma'am Fen. Ako po ay, sabi ko nga po eh, tuwang-tuwa po ako nung nabanggit po ni Bukal sa akin itong activity na ito. Nasabi ko, it is a great opportunity na makasalan nga po ulit kayo. At the same time, ay makapag-impart po ng knowledge about development planning. Ang ating pong mga kasama na mamaya po ay mga kasama po natin ay sila po ang actually mag-deliver po lang mga lectures. Tayo po ay mag-assist lang po sa ating pong mga workshops and other mga activities na gagawin po natin. At magle-lecture din po doon po sa iba pa mga subtopics. So, when I was here sa Timonan, napakaraming memories tayo na-create, marami tayong mga masaya, mga pinagsamahan. At naalala ko po noon, nung tayo po ay nagbibineyo, doon po sa alipat pong venue po natin sa Coop. Sa Olakdi. Ang isa po sa binigyan ko po ng mas mahabang oras or emphasis doon po sa ating pong binayo ay ang development planning. So, kung maalala din po ninyo, nag-import pa po tayo ng speaker. Siya po yung city director ng Tayabas na nagkataon din ng ating pong isa sa speaker is ICT planning officer ng Tayabas. Kung saan is na ipa-rating po niya sa inyo yung kahalagahan ng pagpaplano at siyempre po yung pag-formulate ng ating pong mga vision mission. So, ang pag-aaral po na ginawa po natin noon ay talagang kumbaga po is hindi po natin makakalimutan yun kasi nag-register po talaga noon kung paano yung pamaraan na mabuo po natin yung pong ating vision at mission. So, ito pong lahat ng ating pong pag-usapan sa planning sa 3 days, yun po ay kumbaga napangit po ni Ma'am Cynthia kanina na may mga approved Barangay Development Plans na po kayo, 3-year plan. So, ito po natin mga makikita, yung ating po mga plano na ito po ay
na, dito po natin makikita yung pong kahalagan po ng ating pong database. Kumpleto po ba? Accurate? Updated? Kasi po, yung pong significance po ng mga data na yan, doon po natin mahahango lahat yung aktual na pag-address ng lahat ng mga issues and concerns about sa ating pong barangay. So, hopefully po, ay yun po ay makakama po natin yan at titingnan din po natin, i-review po yung po mga plano natin to ensure that wala pong maiiwan, wala pong maiiwanan na sector dun po sa yung po mga plano. So, we expect, we assume na kompleto po ang dala po natin, maliban po dito siyempre po, may mga lectures po tayo ngayon maghapon. Pero bukas, sa ating pong actual planning workshop, hanggang sa last day, makikita po natin gaano po ba kakompleto ang ating pong mga datos. Ang ating pong cluster head ng DLG Quezon 1, talapakan po natin Ma'am Vilma de Torres. Hindi rin po siya iba sa inyo dahil nakasama na rin po natin siya sa iba't ibang mga seminar. So, take it away Ma'am Vilma. Thank you. Okay, thank you Yoni. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tandaan pa ba ako? Sexy na ako ngayon. O dati medyo mas chubby, o baka mas chubby. Kasi po nung time na nandun si Yoni, ay kami rin yung magkasama sa pagle-lecture ng Bineo. Sino po nakakatanda? I think ginawa ito sa bayan, doon sa isang parang three-story na hotel. I also discussed this very important topic. Ano po? Barangay Development Planning. So, bagamat ito ay, I think ito po yung review na. Sino po ba rito ang mga bago pa lang? First termer. Okay. So the rest ay dati na. Ano po? So kahit po sa mga bago, I think it was discussed during the Bineo. Ano po? Itong ating development planning. Ito po yung isang napakahalagang topic. Bago pa lang kami noong unang pasok pa lang natin sa DALG, ako po yung nag-training ay sa Batangas. Ito na yung topic na hinahawakan ko. And sabi ko nga, isa sa pinaka-importante na topic na dapat ay alam at ginagawa seriously ng barangay ay itong call sa planning. Pero during that time na ito ay aming ibinibigay, hindi po siya, kumbaga sa sine, hindi baga siya click. Ano po? Hindi siya box office hit. Ano po? Hindi interesado ang mga barangays kapag ito'y binidiscuss. Sabi nila, doon pa plano, wala pa kami kwarta. Ano po? Wala pa kwarta, so wala rin iba, wala rin paplano. Ang sabi ko naman, bahagi po sa pagpaplano ang paghahanap ng pera. Kaya kayo nagpaplano para alamin kung saan natin pwedeng kunin ang resources na gagamitin sa inyong ipaplano. Ano po? And during that time, konti lang pong trivia, no? That was mga 20 years ago. Noon, ang plano ay inuupuan lang at itinitingala sa langit. Ano po? At noon, nakakapag-budget kahit walang plano. Pero ngayon po, alam na alam natin, hindi ma-approve ang inyong budget kapag wala kayong plano. So, setting of objective. Kung kanina yung goals po ay long-term ang inyo pong layunin, this time ang ating pong objective ay year to year. Opo, taon-taon. So dapat, kung ang programa ninyo ay livelihood, so ang pinaka-target po ng livelihood ninyo, at least 75% ano, ay maging aktibong miyembro, let's say. So kung 75% ang target nyo sa loob ng tatlong taon, so yung magiging objective po ninyo, yearly. Kung 75% ang target mo, so meaning, sa darating na taong 2020, dapat may nangala or may aktibong miyembro na ang aming kooperatiba na umigit po mula sa 25%. So achievable, di ba? Achievable. So yung wrong range, yun po yung goals po ninyo pagdating po sa setting ng objective, achievable kayo kahit pautay-utay. Kasi syempre po, pera ninyo pautay-utay din ang dating, tama po ba? Tama? O, ay di yung 20% yung pag-inagigit. Hindi suntok sa buwan ang inyong magiging proyekto. Kasi,
meron po kayong goals at meron din kayong objectives. Okay? Ah, yan po yung isang hindi namin nalilimutan. Kahit po mahina ang SMART sa Mulanay, lagi po po rinopromote si SMART. Dapat po ang ating objective ay specific, measurable, attainable, relevant, or responsive to the needs and time-bound. Pakipicturan na po. Kasi po mas titignan po natin yan sa ating pong mismong planning workshop. Okay? Pero kung globe kayo, ano meaning yung globe? Okay, joke lang. Okay. Picturean na lang po. Tsaka sabi nga po namin, pagka kami po yung nagpapa-planning workshop talaga, ito rin po yung in-encourage namin na dapat doable, dapat smart talaga. I-observe po natin yung concept of SMART pag kami po yung nag-track namin. Okay? Ayan po yung sample. Ayan lang, may sample po pala. Ayan po yung sample. Picturean nyo na lang po siya. Okay? So yung goals po, may target talaga siya. Ayan po, napansin po niya, no? Mag-i-increase daw po siya ng ilang porsyento. Pagka nag-objective setting kayo, ilang porsyento para sa 2020 ang kaya pong i-yield ng ating mga farmers. Okay? Sa loob ng isang taon, 20% ang itataas po ng crop yield ng mga magsasaka. So yan po yung sample ng goals and objectives. Okay? Another sample po, income naman po ito ng farmers po natin. So, yung para maging makatotohanan, tumaas, pinaganda po nila ang kanilang kalsada. Sample po yan. Picture nyo rin po. Kasi bukas po, magsasample po tayo para sa planning workshop po. Okay? Yan. Kaya po yan. Basta po, makikita nyo lang po yung totoong sitwasyon, yung the real picture, bakit kaya hindi namin ma-address ang problema. Parang malibang intervention namin, may kulang ba? So yun po, dapat alam natin ang pagseset ng goals and objective. Okay? So, pansin nyo po ito, ito po yung sumasama lagi sa ating annual budget. Okay? Oh, wala na. Wala na. Yan. So, formulate goals and objective for the each of the family. Sa bukas, ito po yung tinatarget namin. Mag-usap na kami mamaya gabi ni Ma'am Yoni kung paano yung sectoral. Kasi talaga po sa ating approach nila sa kapitan ay nagiging membro din po ng local development council. Sectoral din po ang pagplaplano. Si Mayor po ang inyong chairperson ng LDC sa barangay ay kayo lang. Pero talaga po, ang ating pong pagpaplano ay through sectoral development. Ito po yung tatlo. Okay? Pero yung approach po talaga namin, mas involved po yung limang sector para alam po natin yung paghahanay po na mga itatarget po nating programa para sa inyong barangay development. Okay? It's for 15 na sa watch ko. May tanong pa po ba tayo? So yun po yung mga dami yun, no? Data gathering, baseline data pa lang po yan. Okay? May tanong pa po ba? Okay? So, yung assignment na lang, Ma'am Yoni. Okay? Okay. So, yung assignment po natin para tomorrow po, bago tayo umuwi, ay vision, mission, yung barangay development plan, yung inyong annual investment plan, with the RRM plan, lahat ng plan, pakita lang. Then, ano pa po yung priority sa inyo? Yung barangay profile, I mean, tsaka BGPMS, yung ano namin, kung may BGPMS po kayo ng last year, pakita lang din po siya. Kasi magka-targeting po tayo. Lahat ng available data na mayroon po kayo. Sasama pa natin yung previous kasi last year lang sa Lamars. Yun lang, yun po, kung kailan po kayo nag-start. So yung 2018 po, nag-start kayo. Yun na lang po ang ating basis. Okay? Pero syempre, vision and mission, baka hindi nyo binago. So yun, kung ano po yung available data na simula kanina ng tanghali, yung diniscuss ko, sabi ni Kaga
tinatawag na dating secretary, upang mong dumamin ako na yan, dumamin ako talaga. Ha? Kasi po ay sa pre-formulation, dapat alam ninyo ang figures, alam ninyo ang data, para pag nag-target tayo, alam ninyo kung ilan yung mapipigayahan. Okay? May tanong pa po ba? Natingin sa dagat. Oo, natingin sa dagat. Ay, maganda na panayat na. May tanong pa po? Ma'am, may concern pa po ang ating mga 1 energy team. Okay? Ako po'y may tanong. Gusto niyo na umuwi? Kung gusto na po umuwi, ngayon po ay i-adjourn na po natin ang ating pong day 1 activity. So, see you all tomorrow at exactly 8. Uy, hindi masasama kayo. Okay, nag-ay. Ay, sige, sige. Okay po. Maraming salamat po. Pwede po kayong magdasal po muna o ina-nervous. Eh, talaga mamamangka pa. Sino po magdadasal dito? Para po i-guide po tayo sa inyo kung pag-uwi. Masipong na lang ba? Kahit anong religion po, okay lang. Tayo po'y mag-pray po. Tumayo po ang lahat para po sa isa mapaya po ang pagdarasal para po sa pag-uwi ng ating mga participants. Sumandali po tayo pumahimik at damit po natin ang presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa binigay mong panahon sa amin sa araw na ito. Ganun din po sa binigay mong mga speaker sa amin upang magpaliwanag sa amin upang may pagkaroon kami ng karagdagang kaalaman. Maraming salamat po, Panginoon. Ganun din po, dinadalangin po ng bawat isa sa amin na kami po ay iyong gabayan sa aming pag-uwi upang kami po ay maligtas sa aming daraanan. Nawa po sana'y makarating kami ng ligtas sa aming kahanan. Ang lahat ng ito, Ama, ay patuloy namin. Samot na lang sa iyo sa pangalan ng bugtong na anak ng Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay po, para po.